Ang isa sa mga kasabwat ni Lisa ay yung 2nd District Representative na si Agustina Pancho. At pilit nga pong pinipigilan ang inyong mga boses. Mga kababayan, nakakagalit, nakakagigil. Actually, ito pang isang pulis na si Colonel Relly Arnedo na kung saan ay bataan ni Lisa. Isa sa mga inutusan para sindakin po ang ating mga maiisog na mga palangga na gusto lamang magkaroon ng peaceful rally. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, ipinakansela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maisog Defend the Flag Peace Rally sa Bustos, Bulacan, April 28, 2024. Minabuti ng dating Pangulo na hindi na ituloy ang nasabing rally upang maiwasan ang gulo at disgrasya. Hindi sa kadahilanan na nilangaw ito, ang katotohanan ay hinarang, hinadlangan at tinakot ang ilan, kung kaya't hindi na lang ito itinuloy. Pagdating pa lang ng ilang tao at mga vloggers ay nakita nila ang napakalaking truck na nakaharang sa pagdadausan ng maisog rally na isang private property. So hindi na nga po natuloy ang maisog rally sa Bustos, Bulacan dahil hinarangan o binarikadahan ng mga bangag na si Lisa, si Marcos Jr. at inustusan ang kanyang mga galamay dyan sa Bulacan. Pati mga tiwaling polis o mga napilitang polis at nag-aamba sila, actually nasaktan ang mga kababayan natin na makikilahok sa maisog rally. Okay? Ang isa sa mga kasabwat ni Lisa ay yung 2nd District Representative na si Agustina Pancho. At pilit nga pong pinipigilan ang inyong mga boses. Mga kababayan, nakakagalit, nakakagigil. Actually, ito pang isang pulis na si Colonel Relly Arnedo na kung saan ay bataan ni Lisa. Isa sa mga inutusan para sindakin po ang ating mga maiisog na mga palangga na gusto lamang magkaroon ng peaceful rally. Ayon pa sa mga rallyista, may mga humarang na mga otoridad na mga may pamalo, tubo at yanto. Ang organizer di umano ay pilit na pinapirma ng ilang kapulisan sa isang letter na gawa na. Yung pinaka-latest na nagkaroon na mayroong mga tambay o yung mga civilian na inarmasan nila ng mga pamalo o ng mga yanto, mga tubo para sa mga rallyista. Kita niyo kahayupan ng mga hinayupak. Tama ba, Marcos Jr., Lisa Tanas, na armasan niyo ang mga tambay doon o mga inosente o binayaran ninyo dahil lang sa inyong panggigipit? Ayaw ninyong bigyan ng karapatan ang taong bayan sa kanilang malayang pamamahayag, malayang pag-assemble ng mga hayop kayo. Pang-tao ba yan? Aarmasan niyo ng mga tubo? Gusto niyong kitilan ang buhay ng mga maisog? Tama ba yung hayop kayo? Ha? Pangbangag lang yan, mga kababayan. Bangag lang ang pwedeng mag-utos sa mamamayang Pilipino na maggurguran. Wala kasi nung dumating kami dito, wala nang tao. Ang nandito na okay. Lang mga pulis. Pero ayon dun sa mga nakausap ko, nung papasok sila dito, may mga monoblocks na sigla sa bayan, na nakaharang, may mga motor. And parang hinaras din yung maglalagay ng sound system. Last night, Mother D, kasi kahapon nandito na ako sa site. Kahapon kasi po, nandito na ako sa site. Dumaan ako kasi medyo taga-Bulacan po kasi ako eh. So, nagpunta na kami dito. Yung organizers, talagang aligagana sila dahil nga yung stage, yung sound system na supposedly iseset up na kahapon. Ay hindi sila pinayagang i-set up. And then gumawa nga sila ng legal blockade in order to magkaroon ng reason para pigilan yung pagse-set up ng stage, pagse-set up ng event, ganyan ganyan. And up until kanina kahapon ng gabi, kasi nung may ganap dito yung SMNI at yung ilang mga supporters, nagpulos sila ng bandila sa gitna ng venue.
pinadala na agad kami ng ano, dalawang police car, isang pickup at saka isang sedan na, na police car. Nung nakita nila, I think kayo, observation ko, Mother D, nung nakita nila na may media palang kasama, ganyan-ganyan, umalis sila. And then, nung gabi na, na konting na lang yung tao, wala nang ano, pero may nagbabantay na mga maisog na nandito, doon, nagdatingan daw ulit ang mga police at nagsimula ng mga magbarikada-barikada. Until, ayan na nga po, meron ng malaking sasakyan na nakaharang. Malaking truck na nakaharang dun sa entrance supposedly kung saan pagdadausan yung dun sa dapat papasok yung mga tao to attend the Maisog rally. Nagsalita na din ang dating pangulo kaugnay sa pagharang sa kanilang Maisog rally. Ayon kay FPRRD, hindi sila binibigyan ng permit ng mga mayor na mag-rally. Nakakatuwa umano dahil hindi alam ng mga alkalde na ito na may mabigat silang parusa dahil nasa konstitusyon ito at hindi daw basta pwedeng labagin. Nagbabala pa si Duterte na maaaring kasuhan at patawan ng parusa. Ayon pa kay FPRRD, bumaba na sa pwesto si PBBM pero ang kaso nila bilang alkalde ay sasarilinin lang nila. Ang Pilipino matatagbo at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan. To peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso yan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Eh, yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Eh ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. Kung it's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Samantala, pakinggan natin ang buong pahayag ni Verde de los Santos, ang regional organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, sa pagharang at panggigipit sa rally nila. Nakakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos, Bulacan. Doon po sa Bustos, Bulacan, direkta po naming nakausap yung relative or yung authorized representative nung may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan. Sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na tatlong lalaki, naka-jacket,
at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng dalawang SUV at maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na huwag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka ika magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So ang ginawa po namin, nung gabi din na yon, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision, kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman, nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yon ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So ibig sabihin, pumalob ulit kami sa kasunduang malinaw between two different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan. Yun po yung nangamba na naman siya. So sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi nang pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin kinagabihan ng April 27 may pumunta na mga pulis para papirmahin yung may-ari, written, ano na siya, typewritten na siya, or ibig sabihin gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz, na kung ay pagtabuyan po kami doon sa lugar, ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody in the, on the field. Na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin, pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So sinunod naman po natin, dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na
sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po, hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami, mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng commotion kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP. Kung saan meron din pong discrepancy, ikukwento po mamaya ng kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap yung kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Hello mga ka-abangers! Inaanyayahan ko kayo na manood ng aming vlogs araw-araw tungkol sa issue ng mga nangyayari sa ating bansa. Iba na ang may alam. So paano? Hintayin kita dito lamang sa AJ Bueno Vlogs. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!